Hampas ng batuta, kapos ng manikala, pamalaman di, mamayang hiyaway free. Pagsunod ng batuta, sa among imperialista, pag-ibag ay paitingin, lakas ay pagsama-samahin. Sa isinagawang public forum sa Igorot Park noong 25 ng Pebrero, inalala ng mga kabataan, taong simbahan at human rights advocate sa Baguio City ang 35th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kanilang panawagan, isulong ang diwa na ipinamalas ng mamamayang Pilipino noong 1986 sa kabila ng kaliwatkanang paglabag ng gobyerno at ng puwersa nito sa karapatang pantao. Binigyang diin ni Bishop Ruel Marinza ng United Church of Christ of the Philippines at Movement Against Tyranny Metro Baguio ang ilang mga aral na halaw sa 1986 EDSA People Power Revolution. Ayon kay Marinza, nararapat lamang na ipagpatuloy at isabuhay ng mamamayang Pilipino ang mga ito. EDSA People Power is not the terminal. It is not the destination. It is a road to somewhere greater. And that is the attainment of true freedom and genuine democracy. Ayon naman kay Sara Dekdekan, Secretary General ng Cordillera People's Alliance o CPA, walang pinag-iba ang nangyari noong panahon ng martial law sa nangyayari ngayon. Aniya, nagpapatuloy ang atake laban sa mamamayan sa kabila ng umiiral na pandemya. Imbes na COVID-19 ang harapin, imbes na ito ang resoldahin. Ang ginagawa ng government ay atakayin ang mga mamamayan, lalo na ang critics nito. Sinampahan ng kasong murder ang tagapangulo ng CPA na si Wendell Bolingit sa Davao del Norte. Kinasuhan din ni Cordillera Police Director Arwin Pagkalingawan si Dekdekan ng cyber libel nito lamang Pebrero. Matatanda ang noong nakaraang taon din ay inaresto ng Kalinga Police si Betty Belen, isang leader katutubo na tumitindig laban sa mga mapanirang proyekto ng pamahalaan at para sa kapakanan ng mamamayan. Nanindigan naman ang asawa ni Wendell Bolingit na si Elvira Bolingit na pawang gawa-gawa lamang ang kasong isinampa laban sa kanyang asawa. Dagdag niya, kilala ang kanyang asawa bilang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga katutubo at lumalaban kontra sa mga mapanirang proyekto ng pamahalaan. He has long been known as an indigenous activist, strongly committed to his work, who had joined local struggles against destructive mining and dam projects, militarization, human rights violations. This work and act does not make my husband a criminal, a terrorist, and nor a murderer. Maliban sa kaso nila Dekdekan, Bolingit at Belen, tuloy-tuloy din ang panre-revtag sa mga kabataan at pagtapak sa kanilang demokratikong karapatan sa gitna ng pandemya. Kinondena ni Gabriel Siscar ng UP Rises Against Tyranny ang pagkansela ng Armed Forces of the Philippines sa UP-DND Accord kamakailan. Ayon kay Siscar, lalong titindi at dadami ang kaso ng paglabag sa demokratikong karapatan ng mga estudyante dahil sa pagtalikod ng AFP sa kasunduan. Hinamon naman ni John Jemuel Maramba ng anak bayan Metro Baguio ang kapwa niyang kabataan na patuloy na depensahan ang kanilang batayang karapatan kahit pa mayroong pandemya. Kahit ngayong pandemya, minamaksimisar na ating minamaksimisar ng ating hali ang kanyang makakaya kahit sa limitado nitong konteksto na upagpatuloy ang ating mga laban. Ang mismong krisis, ang mismong kondisyon ng lipunan ito ang nagtulak hindi lamang sa mga miyembro ng paaralan, hindi lamang sa mga mag-aaral, hindi lamang sa mga guro, kundi ang buong hanay ng mga mamamayan para lumaban. Sa gitna ng krisis pangkalusugan din sinimula ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program na hahantong sa pagkawala ng kabuhayan ng maraming jeepney drivers at operators sa lungsod. Dagdag pa sa mga polisiyang pahirap sa mamamayan ng lungsod, ang rehabilitation program para sa Baguio Public Market sa ilalim ng SM Prime Holdings Incorporated. Upang panatilihing buhay ang diwa ng EDSA People Power Revolution, inihayag ng mga nakibahagi sa aktibidad ang kanilang kahandaang magpatuloy sa pagtataguyod at pagtatanggol sa karapatang pantao upang makamit ng kapayapaan at katarungan sa gitna ng tumitinding panunupil at kapabayaan sa panahon ng pandemya. Aki baka! Baka!